Ibalik mo nga kami, Kanjo and Chano, sa lowest point kasi lahat yung may contribution sa success na meron tayo ngayon. Ang lowest point at ang highest point ng career ninyo sa showbiz. Para lang doon sa mga bagong hindi. Hindi nakakala. Ako kasi marami. Even up to now, I still have low points. But to trace it, mga Manny Lin days, diba? After ni Manny Lin, galit na galit sa akin yung mga tao. Alam mo ba, dinuduro ako sa kalye? Oo, iniwan mo si Manny Lin, ginagano'n ako sa kalye, naglalakad. And then, of course, I was open naman. I came out in Jessica Soha about my depression. Which I overcame naman. And then after that, nagkaroon din ako ng before I entered Viva, masagal din akong walang ginagawa. Nag-isip na rin ako to pumunta ng Australia na kami, yung pamilya. So, yun. Meron pa rin may mga highs and lows. Highs, well, the good stuff, alam niyo naman yun. Of course, family is first. To have, I think yun ang pinaka highest achievement ko is that I napalaki ko ng mabuti yung dalawang anak ko. At saka buo pa rin hanggang ngayon. Yes, yes. Sa dami ng mga nakiliw. Yung tatay ang hindi nila napalaking mabuti. Ako. Pero at least yung mga anak. Ikaw, Ange. Ako, yung lowest ko siguro sa career ko, yung pinaghiwalay kami ni Nora Conor. Hindi. Nag-ano na ako, throwback. Hindi, ito, totoo. Until now, ha, nararamdaman ko rin, when I think about it, I can still feel the pain. Pag naaalala ko yung sitwasyon na yun, na there was a time I had to make a choice because of the channel wars ng GMA at ABS, I was forced to leave Jano sa Over the Bahaw. If I look back, especially after 1 year, 2 years, na namimiss ko na yung samahan namin, namimiss ko na yung kami yung namamayagpag nun sa GMA 7, I felt sadness. And it took me years. Sabi ko, up to now, pag naaalala ko, dapat, ano kaya, ganun, parang ganito, na sana hindi ako umalis. Kasi, parang that ended all the parang yung chemistry namin, success, samahan for a long time kasi na stuck ako sa Channel 2, na stuck ako sa Regal, hindi na ako nagawa ng movie sa Viva. So yun yung isang ano, yun yung isang logo. I left my partner. Di ba masakit yan? Yes. I left my partner. Pinagpalit ko ako. Pinagpalit ko yung show. Hindi naman ikaw to. Yung show. And kumbaga, I was fresh. I had 2 shows yata sa ABS mo. And I was parang... Yun yung abangin ng susunod. Hindi, wala pa ako sa politics. Pero... Dahil naaalala ko yung kay Jano, kaya yun ang pinili ko sa mga lows ko. Kasi, parang I regret, na naiwan ko si Jano. Kasi ang dami pa sana namin nagawa o pinagsamahan. Kahit na super close pa rin kami ngayon, siguro career-wise, marami pa kami nagawang movies, marami pa kami nagawang TV shows. Yung highs, siguro yung longevity. Parang as time goes by, like ngayon, nag-uusap kami kanina ni Jun Lalin, siya 36 years na daw sa showbiz, ako 38 years na. So parang
habang tumatagal, sabi nga, yung intro lang kanina eh. Ini-intro niya ako, iPhone. So, kumbaga, yun na yung ano eh, yun na yung parang fulfillment na, uy, nandito na ako sa stage na marami na pala akong nagawa. At parang, ganun na lang ang tingin nila sa akin na parang, ano ka na, iPhone ka na, kahit hindi. So, kumbaga, ano eh, nakakataba ng puso. And I think, ano, I thank God for that. Kasi, di rin tumatagal na, ano eh, tumatagal na artista yung trabaho. So, I'm very thankful. And I still have a job. Hopefully, after this, magawa pa kami ng maraming shows and movies. Yun ang, ano ko, yung happiness. Yung habang, yun yung high ko, yung habang tumatagal. Yes! Nandito pa rin ako. Yes, may pelikula akong gagawin bukas ng umpisa. Yes, may soap akong gagawin next week. Diba? Ang saya, diba? Pag meron ka pang ano, blessings na dumadating even after all these years. Mahaba na ba yung sinabi ko? Oo, mahaba na. So, congratulations at ano, salamat sa pag-share niyo ulit sa amin. And my question, my last question is for Si. Ano ang pinakamahirap gawin at pinakaayaw, kung meron man ako, pinakaayaw na ayaw mong gawin as a director? Ikaw ba yung pumunta ng MTRCB to present the trailer sa board? Diba, usually ang mga director, gano'n iba, may dinipensa ng isang eksena, gano'ng klaseng director ka ba? And next question is, nai-imagine mo ba ang sarili mo na gagawa niya ng heavy drama na film na para naman sa mga dramatic actors? Thank you for the question. Yun po sa pinaka, for the first question, ako po yung type na gusto ko nandun po ako sa lahat ng process, sa buong proseso ng paggawa ng pelikula, from mapapalakpakan. Couple of days ago, pinost ko sa social media ko na maski yung mismong palakpakan ng tao sa crowd, gusto ko nandun ako sa studio, narinig ko siya. So as much as possible, gusto ko po nandun po ako every step of the way. And for the second question, na to be able to direct a dramatic material, definitely, yun po ang isa sa mga gusto kong gawin, mapadrama, romantic comedy, kasi pakiramdam ko po, doon po ako nanggaling, doon po yung experience ko po doon, at doon din po malapit yung puso ko. So, in the future, definitely, marami po akong mga story na pinasa sa Viva. So, sana po ma-produce ko yan at maipakita ko sa inyo. At ang unang act na ay nanggaling sa isang dramatic film with Vilma Santos ang Angel of Cindy. Yes. Best supporting act. Thank you. So, everything about her po yun. So, marami akong natutunan sa mga nakatrabaho ko po, and that's what I want to be able to yun ang gusto kong ilabas sa mga pelikula ko po, na ganito po na i-direct at naisusulat na yung mga na-experience ko po at mga gustong ikwento, dito ko po siya nalabas. Ito lang, mema lang itong tanong ito. Jeanette Sunshine, sa tingin mo ba mananalo si Celeste sa Miss Universe? Sa tingin ko, yes. Personality ni Celeste, palaban. Yung drive niya sa sarili to win, to bring the prize. Wish her luck. Makunag lang sa Hello Universe, di ba? Yes. May Hello Universe pa ba yung dadating? Apo, tingin ko mananalo po siya kasi po talagang memorable po yung kinanta niya na Mamang Sorbete. Wow. Yeah, I love it. Thank you. Thank you. Good luck, everyone. Thank you very much, Toss. Is it Yanlin or Director Yanlin? Siyempre, mas nakakilig yung director na marinig yung... Kasi yun po talaga yung gusto kong gawin ever since nagsimula. And this is the story I always tell whenever I get to direct a project, na noong 2009 po, yung pinakauna ko pong sinemalayan film na Two Funerals, gustong-gusto ko na po talagang maging parte behind the camera. So yun, mas kinikilig po talaga ako doon. Mas maganda, ang ganda pong pakinggan. So do you see yourself na mas mag-direct pa?
more than acting. Hindi naman po talaga maiiwan ang pagiging isang actor. Kumbaga nandun po talaga yun sa puso. Hindi mawawala. But having the opportunity to tell your story, having an opportunity to write and be part of every step of the filmmaking process is another fulfillment. It's another feeling. So yun po. Sana, hopefully in the future, makagawa pa po ng marami. Last question ko sa that time. Kasi ang taas talaga, isa ako sa mga viewers, so over the back, tapos biglang nawala. So, anong feeling mo that time? Naalala niyo ba? Tuwang-tuwa ako noon, naalala ko. Dahil solo ko na yung show. Pati yung mga leading lady niya, napunta na rin sa akin. Tuwang-tuwa ako noon. Sa totoo lang. Hindi. Never lang po at malapos kasi it's Dolphy Panchito, Vic and Joey. Mahirap na walang kakatuwa. Walang nakakatawang lead comedian kung wala yung support. I'm curious lang, follow-up na lang. Nagkaroon ba ng gap or dahil doon sa relationship niyo sa iyo? Personally, no. Siguro ano lang, yung first month siguro or year, kahiyaan lang. Lalo na sa akin, kasi ako yung ano eh, ako yung parang nang iwan ba. Kumbaga, magti-trivia lang ako. Oo, ang ganda ng show, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, ako yung, in fact, pag dumadalaw ako, kasi nami-miss ko sila, pupunta ako sa set, nami-miss ko si Direk Ariel Oreta, nami-miss ko yung nanay ko, Lucre. Pagpunta ko doon, ang saya-saya. But, parang di ako tumatagal kasi nahihiya ako. Kasi anong ginagawa mo dito? Kalabad na nga namin. So, pero yun, nakakahiya lang. Pero, salamat naman kay Jano kasi tinanggap pa rin niya akong kaibigan, tinanggap pa rin niya akong kapatid kahit na nagawa ko yun. Tapos, yun, nagkaroon pa kami ng shows like Lahat sa Entertainment, Bote nga, like, tumagal din yung mga shows na yun. Trivia. Anong trivia mo to? Trivia yung Over the Back of the Movie, Part 1. Kalahati nun, double na siya. Promise. Pag pinanood nyo uli ngayon, kalahati ng pelikula nakatalikod lang si Ranjo or may takip dito kasi double na po yun dahil wala, umalis na siya sa pili. Naalala mo? Oo, kalahati ng pelikula. Puro nakatalikod. Double na kasi yun. Yun lang po. Thank you.